microwave. Microwave na Panasonic na digital. So walang power tong microwave na to. Check natin kung bakit. Okay, so ito na siya. Walang power yung ating microwave. Ayan, so kailangan i-check muna natin ang mga fuse. So times 1 muna tayo. Okay, tapos check natin ang fuse kung meron siyang continuity. Okay, so buo. Okay, so pagkatapos natin i-check yung fuse, i-check natin yung overload. Hindi siya gumagana. So open yung overload natin. Itusok mo maigi, tusok mo maigi. Kuskusin mo. Di, ganun mo. Parang kang dalaga, ganun mo. Ayan. O, pati yung isa, ganun mo din. So wala. So wala. Okay. So dyan pa lang may idea na tayo bakit putok 'yan. Ito yung kanyang overload. So ito na rin yung pinaka high voltage fuse niya kasi wala silang nilagay na high voltage fuse. So pag ganyan kasi, shorted ang ating magnetron. So para ma-sure natin, i-check natin ang magnetron. So pagkatapos natin ma-check yung kanyang overload protector, punta tayo sa kanyang magnetron. So i-check din natin yan. So, bunutin ang kanyang terminal, then i-check natin yung dalawang terminal. Kuhanan muna natin ng ano, kung buo pa siya o shorted na. Ayan, kung makikita nyo sa tester, pumalo siya sa times 1. Ilagay natin sa times 10. Ayan, sa times 10. So, wala siyang, hindi siya, naka-ohm siya, dapat may marireading tayo, pero short na, shorted yan. Then, i-check natin yung kanyang ground. Ilagay mo yung isa. Ganyan yung isa. Ayan yung isa. So, mag-check tayo ng grounding. Ilagay mo ulit sa times 1. Okay. So, hindi pa naman siya grounded, pero shorted na siya. Okay, so shorted na. Shorted ang ating magnetron. Okay, so after natin ma-check ang kanyang magnetron, i-check na rin natin ang kanyang kapasitor. Tanggal muna natin ang terminal para ma-check natin yung kapasitor at saka yung diode. Sa pag-check ng kapasitor, ilagay natin yung ating tester sa times 1,000. Okay, so i-short muna, then check natin. So pag-check niya, baliktaran. Usok nyo lang yung isang terminal at test probe natin yan, then pitik. O, tapos baliktarin ulit, teka ilayo natin. Ayan. O. Sige, baliktarin lang yan. Tusok. O, baliktarin. Hindi, baliktarin mo. Isang ano lang, isang tusok lang. O, yan, pumapalo. So, buo siya. Isa pa. Baliktarin mo pa ulit. Okay. So, buo yung ating kapasitor. Then, yung ano naman tayo doon sa kanyang diode. So, sa diode naman, ilalagay natin sa times 10K. Okay. So, sa 10K. Ayan, so pumalo, then baliktarin.
wala. Ibig sabihin, buo yung ating diode. So, para sure, i-check na rin natin ang kanyang cord. Kung walang putol. So, kunin lang natin ang dulo-dulo, then times 1 tayo. Tapos, tsaka natin i-check. Alright. So, ganyan lang. Oh, so, sa isang ano, term, ano niya? Sa isang paa niya? Okay. Then, check. Kabila. Ayun, so buo. Okay. Alright, so ginamit muna natin yung pinagbabawal na technique. So ginamper muna natin ang kanyang overload. Pero this time, hindi natin inilagay muna yung magnetron para hindi kukuhanan lang natin yung power. Kailangan magkaroon lang muna ng power para sure na bago tayo magpalit ng magnetron. So, tanggalin muna natin itong kanyang magnetron. Kasi baka masira. Okay. So, saksak natin ulit yung ginawa natin. Hindi muna natin ipinagana yung kanyang transformer hanggang magnetron. Ayon. So nagkaroon na siya ng power. Then kunwari magano tayo. Alright, so ganyan. So gumagana yung mga pindutan. Ayan, nakikita ninyo. So ayan. Kinita lang ko lang. So, gumana yan, pero yung kanyang magnetron ay binypass muna natin. Kung makikita ninyo, hindi muna natin sila sinaksak. This is to make sure na talagang magnetron yung problema. Alright, so, ayan, kung makikita nyo, ayan, hindi lang napuesto. Yan. So, ayan siya guys. Mabalikan natin to para palitan ng kanyang yung kanyang magnetron. Kita nyo, gumana kasi naka-jumper yan. Pero hindi natin pinagana yung kanyang magnetron at saka kanyang transformer. Una natin. So ito yung ating technician for the day, si Angelo Presilias. Shout out. Shout out sa mga ano to, hindi ko alam kung Bombay to. Ano. Shout out sa lahat sa mga nagpa-part-time din. All right. So nasa ano rin to, meron din siyang vlog na part-time TV. Okay, so after the diagnosis, kailangan nating i-pull out yung ating magnetron as sample. So, nare-repair din yan eh, yung magnetron na yan. Pero, mas ano ako sa replace ng bago. Pero kung kaya mong i-repair yan, may secret yan. Nasa susunod nating video kung paano ang mag-repair ng magnetron. So, subscribe lang kayo at paki-push na rin ang ating notification bell. Then, paki-like and share na rin ang video na to. Sa mga, sa ating mga netizens na may mga questions, pwede po tayong mag-comment down below. Or, pwede po kayong mag-comment kung ano po yung gusto nyong susunod na video. So sa araw na to, dito tayo sa microwave. Ayan, so magnetron. Automatic yan, magnetron ang papalitan. Pagka ganyang shorted na yan. Or, gaya ng sinabi ko sa inyo, sa susunod na video, makikita nyo on how to repair a microwave magnetron. Kailangan
ito lang pala po siya. Okay. Ito yung magbibigay ng coach. Made in China. Hmm. So yan ang model. For this kind of microwave, Panasonic tong brand nito. So ito naman ang kadalasang nasisira talaga. So pull out yung mga tornilyong tinanggal nyo, ibalik nyo muna kung saan nyo tinanggal yan. So in this case, mas na isi-secure ninyo ang mga screw. Ang mga screws kasi kung minsan tinatabi natin dyan tapos iniiwan natin sa client ang ating nire-repair, hindi nila napapansin. Minsan kasi tinatabi nila yan, may nalalaglag. Siyempre, they're not aware of it. So, kung sino man ang may responsibilities niyan ay kayo, technician. So, kailangan i-secure nyo yung lahat kung ano yung mga tinanggal ninyo before leaving the appliances you are repairing. Balik din ang cover. Okay, to secure the appliances. Ginagawa natin ito kasi ito'y home service. Sino-home service natin ang mga appliances na to. So, kailangan i-secure natin. Kasi it's not the owner's fault. Technician ang kailangan managot dyan kung may makulangan man yan ng gamit. So, yun.